Magandang araw. Narito ang Tropical Cyclone Bulletin number 15 na inisyo ng Pag-asa para kay Severe Tropical Storm Fabian. Inisyo ito ngayon July 20, 2021, 5 AM ng umaga. Ang susunod na broadcast ng Pag-asa para dito kay Fabian PH ay ngayong 11 AM. Welcome sa aking channel. Welcome sa RDM Designs. Tingnan natin ngayon kung nasaan ang actual na location ni Fabian PH. As of 4 AM today, ang sentro ng severe tropical storm na si Fabian, base sa lahat ng available na data na mayroon ng Pag-asa, ay nasa 1,035 km east-northeast ng extreme northern Luzon. Mayroon itong maximum sustained winds na 95 km per hour na aabot sa gitna at may pagbugso na 115 km per hour. Marahan itong gumagalaw patungo ng west-northwestward. Sa ngayon ay wala pa rin tropical cyclone wind signal na nakataas sa kahit saang parte ng ating bansa. Si Fabian ay maaari pa rin makapagdulot ng malalakas sa pag-ulan sa iba-ibang bahagi ng Pilipinas. Sa kasalukuyan ay mayroon din tayong southwest monsoon na lalo pang pinapalakas nitong si Fabian at nitong si Typhoon Sempaka na ayon sa data ng Pag-asa ay nasa layong 975 km west ng extreme northern Luzon, bagamat ito ay nasa outside pa ng Philippine Area of Responsibility. So maaari pa rin itong makapagdulot ng mga mapag-ulan sa loob ng 24 hours dito sa may area ng Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro at Palawan. Ayon din sa latest na forecast scenario ng Pag-asa ay maaaring maitaas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 dito sa may area ng Batanes at Babuyan Islands. Dahil pa rin sa epekto ng southwest monsoon at ang pinagsamang si Fabian at si Sempaka ay maaari tayong magkaroon ng rough to very rough seas na mayroong pag-alo na 2.5 to 4.5 meters na maaaring maranasan dyan sa may seabirds ng Batanes at Babuyan Islands at dyan sa may western seaboard ng Palawan kabilang ang Kalayaan at Kalamian Islands at dyan din sa may Occidental Mindoro kabilang na ang Lubang Islands. So ang sea travel natin ay masyadong mapanganib sa ngayon lalo na sa mga maliliit na sasakyang pandagat dito sa ganitong klase ng pangapag-alon. So yung mga mariners natin na walang masyadong proper experience ay pinapayuhan natin na huwag na munang maglayag. Within the next 12 hours, itong si Fabian ay gagalaw patungo ng northwestward. At pagkatapos nito, itong ang tropical cyclone ito ay maaaring tumungo dito sa may westward simula ngayong gabi o bukas na umaga. Ayon din sa forecast ay maaari itong maglandfall or dumaan dyan sa may vicinity ng Miyako, ng Senkaku Islands or dyan sa may Rukyu Archipelago ngayong Webes or Friday ng early morning. Ayon nga din sa forecast ay maaari rin itong maglandfall dyan sa may vicinity ng Northern Taiwan ngayong Friday ng gabi or sa Sabado ng umaga, habang itong ang si Fabian ay maaaring mag-exit ng Philippine Area of Responsibility sa Saturday early morning. Kapag nakalabas na itong si Fabian sa Philippine Area of Responsibility ay maaari rin mag-landfall itong muli sa may vicinity ng southeastern mainland China sa Saturday ng gabi or sa Sunday ng early morning. Ayon din sa forecast ay maaaring maging mas malakas pa at ma-reach ni Fabian ang typhoon category ngayong gabi or bukas sa umaga. At ang tropical cyclone na ito ay maaaring umabot ang peak ng intensity sa 150 km per hour sa Webes habang mas hihina naman siya sa Friday ng gabi or sa Saturday ng early morning dahil dito sa mga frictional effects ng mga rugged terrain dito sa may Taiwan. Habang yung rapid weakening niya or post-landfall niya ay maaaring magganap dito sa may mainland China sa Saturday ng gabi. Abangan po natin ang susunod na Tropical Cyclone Bulletin na i-issue ng Pag-asa ngayong 11 AM. Mag-ingat po tayong lahat.